بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. All praise is due to Allah. May His peace and blessing be upon His holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and to all the prophets who come before him, and to all those who follow the path of righteousness till the last day. My brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa mga kaibigan ko at mga kababayan, anumang oras kayo datnan nito ang ating pag-uusap, pag binabati ko po kayo ng pagbati ng mga Muslim, naway ang kapayapaan ng ating tagapaglikha ay mapasa ating ngayong araw na ito. First, I will address this message to all my brothers and sisters in Islam. Ngayon po ay magtatapos na ang Ramadan at tayo po ay magsisilibrar ng ating kapistahan na tinatawag na Eid al-Fitr. At sa ating pagsilibrar, medyo dalawa ang ating mararamdaman sa ngayon. Kasiyahan dahil matatapos na ang ating pagpuasa, pagtitiis, paghihirap kung ito man ay naramdaman natin. Ngunit masaya din tayo dahil anuman ang pinag-utos ng ating tagapaglikha ay atin po itong nagampanan. Malungkot sa karagdagan ko na nararamdaman dahil sa ating pong mga kapatid sa Palestine. Nakakaiyak po dahil ang nakikita natin na sila ay nagdarasal. Ngunit, bigla na lamang silang nilusog ng mga taong di ko alam kung may kaluluwa po sila. Ngunit mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, anuman ang mangyayari sa ating mga kapatiran sa Palestine, we can still be a martyr. Kaya, malungkot man tayo sa mga nangyayari, pero sa nakikita ko po sa mga mukha ng mga kabataan doon, nasasaktan sila pero nakangiti. Nasa akin po sa napapanood ko sa kanila, kasiyahan dahil sila ay nasasaktan para sa Allah. Kaya tayo po mga kaibigan, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, sa buwan ng Ramadan, alam po natin na mayroong mga bagay na kailangan nating gampanan. Ang pag-aayuno na sapat at dapat talaga na ating gampanan ito dahil ito ay utos ng ating tagapaglikha. Masaya po tayo sa mga bagay na nakikita natin na maraming pagkain na binibigay ng mga taong may kakayahan. Ang mga kapatid natin ay talagang masaya sa kanilang ginagawa. At naway pagdasal natin sa Allah na sana'y patnubayan sila at dagdagan pa ang kanilang mga kakayahan. Para sa darating pang mga pag-aayuno, pagsilibrar natin ng Ramadan, ay marami po ang talagang mahikayat na gampanan ng kanilang tungkulin para sa Allah, upang ito ay sa ikalulugod ng ating tagapaglikha. Kaya mga kapatid, sana po anuman ang nakikita nating paghihirap ng ating mga kapatid sa Palestine, ang ating magagawa ay gampanan natin ng tao sa puso ang ating mga obligasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan lamang po ang ating magagawa dahil imposible po na tayo ay pumunta doon upang tumulong sa kanila. Marami sa mga karating bansa na ating mga kapatiran mga Muslim
ay gumagawa ng kanilang mga kanya-kanyang paraan kung paano nila magampanan ang ilang tungkulin sa kapwa nating kapatid. So, sa konti o sa maliit ko po na mensahe, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ito ay napag-aalaman natin na ito ay para sa Allah. So, kailangan lamang po talaga na sikapin natin na sa ating pagganap ng ating pag-aayuno ay naaayon sa paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang blessing o ang gantimpala na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na nag-aayuno ng tapat, hindi po natin mababatid dahil ito ay ang Allah mismo ang magbibigay ng kanyang gantimpala sa sinuman na talagang ginampanan ng tao sa puso ang kanyang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At siguro, nasisiyahan din tayo sa mga 10 araw o 10 gabi ng tinatawag natin the last 10 nights of Ramadan dahil dito natin nagampanan ng isang bagay na alam natin one of the last 10 nights nandyan po ang Laylatul Qadr na hindi natin batid kung gaano kahalaga ito para sa atin kung ang araw na yun ay nandun tayo na naganapan, nagumanap sa atin ang Laylatul Qadr. No? It is more than 1,000 months, equivalent to 83 years and 4 months. Isipin mo, ikaw ay nagdarasal, nagbibigay ng iyong ibadat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ganun kahaba ng panahon. Sa aking mga kapatid, sa aking mga kaibigan at mga kababayan, ang mensahe ko po lagi sa inyo, pag-aralan po ninyong mabuti ang Islam. Hindi ba kayo naiinggit sa mga ginagawa ng mga Muslim na ginagampanan nila ang kanilang tungkulin sa Allah sa ating tagapaglika na may basihan? Ang basihan kung ano ang sinagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at lahat ng mga propeta ayon ang ginagawa ng mga Muslim. So mga kaibigan, mga kababayan, sa aking mga pakikipag-usap sa inyo, madalas kong sinasabi na ako ay hindi scholar, hindi ako maalam. Ngunit sa aking pagiging isang Muslim, simple lamang po ang aking maibahagi sa inyo. Tulad ngayon, sa aming selebrasyon, ito ay base sa kautusan ng ating tagapaglikha at kung paano ginampanan ng Propeta Muhammad, matisa kanya nawa ang kapayapaan ng Allah. Ginampanan din ito ni Propeta Moses at ni Propeta Jesus. They have fasted for 40 days and 40 nights. But yan ang pag-aayuno na hindi kakayanin po ng tao. Meron akong ibang nakakausap na ginagampanan nila pero hinihimatay po sila. Ibig sabihin, hindi po yun ang tama na pag-aayuno. Mayroon namang nag-aayuno na hindi lang kumakain ng matitigas na bagay sa tanghali, pwede na sa kanila ang kape at tubig, pero hindi rin po ang tama na paraan kung paano ginagampanan ang pag-aayuno. Ito po ay hindi ibinigay sa atin ng ating tagapaglikha upang subukin ang ating kakayahan. Ibinigay niya ito upang paano ba natin sundin ang mga bagay na hinihiling niya. So, napakasimple mga kaibigan, mga kababayan. Sana po inyong dagdagan ng inyong pag-aaral, pakikinig, upang sa ganun, makikita at makakamtan din po ninyo ang pinakamahalagang regalo o gantimpala ng ating tagapaglikha sa kanyang mga nilikha ay ang pagtanggap sa tinatawag natin na tamang relihiyon, tamang pagsamba sa kanya. At walang tamang pagsamba sa kanya maliban ang sumunod, sumuko at tumalima ka sa kanyang mga ipinag-uutos
at iniiwasan mo ang kanyang mga ipinagbabawal. So mga kaibigan, mga kababayan, hinikayat ko po kayo na sa ating mga ginagawa sa buhay na ito ay paghahanda lamang para sa kabilang buhay. Kayo ba ay gumagawa ng inyong paghahanda? Marami ang ating nababasa, gumawa ka na lang ng kabutihan, ligtas ka na. Hindi po yun ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay number one, kung tama ang iyong pananampalataya. Ang iyong pananampalataya ba ay naaayon sa katuruan ng mga propita? At ito ba ay ginagampanan ng mga propita? So, kailangan talaga po na mapag-alaman natin ang mga bagay na ito. Tulad ngayon, buong mundo, Muslim ka man o hindi Muslim, ay sinisilibrar mo ang Eid al-Fitr. So, nangangahulugan, ito ay mensahe ng ating tagapaglikha na sana yung mga hindi pa Muslim ay mapag-aralan nila at inshallah ay matatanggap din ang mga katuruan sa Islam at ito ay ang paghahanda na tama para sa ating kinabukasan. Dahil sa mundong ito, mga kaibigan, mga kababayan, wala pong forever. Nandoon sa kabilang buhay, after ng ating paghahanda sa mundong ito, nandoon po ang forever na impyerno at forever na paraiso. So, tama lang po yun. Forever, kung tama ang iyong paghahanda, paraiso ka. Ngunit, nakakalungkot po kung mali ang iyong paghahanda. No? So, uulitin ko po. Napakasimple po ang mga bagay na dapat nating isipin. Una, wala po tayong kasalanan minana. Ang mga kasalanan ni Adan at ni Eva, pinatawad po sila ng ating tagapaglikha. So, there is no such thing as original sin. Wala po tayong dapat pagbabayaran. Wala po tayong utang na loob kanino man. Dahil yan ay pinatawad na po ng ating tagapaglikha, sina Adan at Eva. So, nangangahulugan, on the day of judgment, we will be judged according to our deeds. So, mga kaibigan, mga kababayan, marami pa pong mga pagkakataon na tayo muling magkakasama. Ito, ay masaya lamang po ako na ibahagi ito sa inyo dahil hindi ko po talaga batid kung buhay pa po ako sa susunod na Ramadan. No, hindi natin alam. Tulad ngayon, itong Ramadan na ito, mayroong mga kapatiran na nagbinawian ng buhay na isang araw, dalawang araw na lamang ang Ramadan. Mayroon namang nawawala sa araw na ng Ramadan. So, ibig sabihin, hindi po nila napagtapos ang buwan ng Ramadan. So, ito po ang sinasabi ko. Habang tayo ay malakas pa, kailangan po natin gampanan ang mga bagay na kailangan po natin sa ating paghahanda. Dahil yun lamang po ang ating magagawa sa buhay na ito. Mayaman ka man o mahirap ka man, pareho lang po yan. Kailangan nating gampanan ang ating obligasyon sa ating tagapaglikha. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig at naway pagpalain po tayo ng ating tagapaglikha. Maraming salamat po muli sa aking mga kapatiran na mga Muslim. Ako po ay nagpapasalamat sa ating tagapaglikha na natapos po natin ang buwan ng Ramadan na may kasiyahan sa ating mga puso at naway ang pagbabalik loob natin sa ating tagapaglikha ay taos sa puso po. No? Kung mayroon man tayong galit sa ating kapwa, sana po ay lubusan natin itong pakawalan. O ibig sabihin, magpatawaran po tayo. So, kung ako man po ay nagkamali, ako ay taos puso pong humihiling sa inyo, sa ating tagapaglikha, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, na sana po
ay patawarin niya ako. O Allah, You are the most forgiving and You love forgiveness. Please Allah, forgive me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.